Mamamatay na siya. Nakikihalo pa rin sa tarlac ng politika. Bakit ganyan siya? Nakikialam pa siya dyan. Ako yata, wala na yata akong lakas para sumali pa sa mga rally-rally at politika-politikang ganyan para ikumpanya lang yan si Rupredo. Hindi mo nga alam ko ano mga karakas na mga yan. Yung mga tangatangan tao na mga tiga-tarlac. Nakikiano. Ako nga kilala ko ama niya. Ako na mismo na talagang tumanda na. Nakabarkada ko yan si Ninoy Aquino. Yan lahat na may kagagawa ng ano. Eh kilala ko nga si Sumulong eh. Hindi ako sasalita ng ganito kung hindi ko kilala yung mga yan. Talagang sakim sila. Makasarili. Masama. Yung ginawa na nga dyan sa Luisita na ang kaguluhan, nanay niya may kagawa-gawan. Hindi pinagkakatiwalaan niyo pa yung mga tao dyan. Natural, nasa lugar ninyo. At tatakot kayo mag-ano noong araw. Dahil yan ang lugar, pugad na mga rebelde noong araw. Ang Tarlac, Tamabalakat. Yan ang pugad ng mga hukbalahuk noong araw. Kaya yan pinaano ni Marcos noong araw, yan lugar na yan. Hindi, walang naniniwala. Kami mga matatanda, buhay pa. At ikukwento ko kung ano talaga. Ang tawag namin sa tatay ni Chris Aquino, dahil naging barkada namin yan, Tarzan. Dahil pag yan ay nalalasing, nagpupunta doon sa isang lugar ng kaibigan ko na merong club sa Ermita, kila Chiki at kay Erika Fernandez. Pag nalalasing yan, ay gusto gulo. Nagwawala ang tatay niya noong araw. Yan ang may kagagawa lahat ng mga nangyari noong araw diyan sa Pilipinas. Mga kaguluhan, kasama niya si Commander Sumulong noon. Kung buhay pa sila mga ano nung araw na sundalo, sila General Gatan, General Umari, General Santiago nung araw, mapapatunayan niya, alam ni Enrile yun, kilala ni Enrile yun. Bakit yan si Chris nakikialam pa rin dyan? Anong gusto niyang palabasin? Gagawa na naman ang kaguluhan. Eh, isang hindi niya nakikita itsura niya ngayon. Pinagpipilitan niya yung sarili niya, ipagtanggol niya yung okay, yung kanyang kapatid na si Noy niya, maaring ayaw din ng gulo o ano. Pero yung nanay niya, ang tatay niya, sila may kagagawa ng lahat ng araw. Kaya ikinulong niya si Ninoy nung araw. Lahat ng kaguluhan, lahat ng ano nun, kaya nagkagulo dyan sa Mindiola noon dahil nga dyan sa mga ano ni Ninoy noon na mga kaguluhan dahil na sila'y hukbalahuk noong araw. Bakit pinagpipilitan ni Chris na ganyan ang ano ng kanyang ano? Hindi ba sila na ano? Ako hindi ako magsasalita ng ganito kung hindi ko kilala yung mga yan. Tumanda na nga ako eh. Kaya nga umalis naman, pati nga nun si Senator Osmeña na tamaan ng pagpasabog nila dyan sa ano? Sa political rally noong araw dyan sa Maykiapo. Anong anak ng kwenting niya si Chris Aquino, walang katigil-tigil. At magalit na galit siya kay Bongbong kung manalo si Bongbong Marcos. Eh, mga Marcos, walang kasalanan, walang kaano-ano. Bakit nila ginaganan yung mga tao? Eh, ako kilala ko yung mga yan. Bakit nila ginagawa yun sa mga Marcos? Hindi ako nakikiano sa politika, pero nakakagigil siya tingnan eh. Nakikita ko ngayon, nakikialo-alo siya sa, kahit may sakit na siya, nakikialo pa siya sa mga ganyan. Ako, wala na akong panahon. Ako malapit na mamatay at malapit na ako. May sakit ako. Hindi ko pag-aaksaya ng panahon yung mga rally-rally yan. Anong dahilan?
Dahil ayaw niya rin makulong. Dahil ayaw niya mabuksan ng ano. Dahil siya rin na may kagagawa na nakikiagaw siya sa mga alahas yata ni Marcos. Kaya ganyan siya, galit na galit. Hindi tama yan. Mali yan, ganyang pag-uugali. Ang nanay mo kamadyungan ko? Ano yan? Ano yung mga pinagagawa ninyong yan? Anong kasaldahihan niya? Sasabihin mo, didimanda mo ako? O di ma, dimanda mo? Puchat ka. Imbis na nananahimik na ang Pilipinas, inaayos. Siguro yan lang ang paraan para ibalik ni Bongbong ang kapayapaan dyan sa atin sa Pilipinas. Bakit sinahadlangan mo? Imbis na makiano ka, na tumulong ka sa kanila para maayos ang bansa, bakit gusto niyong gumulo ang bansa natin? Chris, kahit paano naging kaibigan kita. Wala ka na ba talagang pinakikinggan kahit na sino? O meron pa bang nagsasabi sa'yo na gumawa ka naman ng purong kabutihan? May sakit ka na nga. Kakarampot na nga yung katawan mo, payat na payat. Hirap na hirap kang magsalita. At ang lalabas pa sa bibig mo, puro masasama. Chris, ano ba naman, kailan ba naman darating yung panahon ang iisipin mo lang simpleng maging mabuti, mabait na tao na hindi kailangan na panoorin ang buong mundo at umiksena ng umiksena ng umiksena at gawin ng kahit na anong puntahan niya na maging tungkol sa kanya? Ano ba naman? Diba sa kondisyon mo, ang daming... Ako, there was a time I really wanted to get in touch with you just to say, get well soon. Kahit ganun kasimple lang. Pero makikita kang namin ganyan. Sisingit ka sa isang rally, kukunin mo yung pagkahaba-habang oras, tapos nakikita naman sa likod mo na hindi sila mukhang natutuwa. Please, kailan ka ba naman namin mapapanood na purong kabutihan lang? Hindi na yung mga tungkol sa ex mo, hindi yung tungkol sa paniningil ng utang na loob na pinariringan mo pa yata isang mayor dyan. Ilan na nga lang yan nagawa mong kabutihan yan sa parte na yan. Maniningil ka pa? Na, ito, ano eh, hindi lang malungkot, pero hindi lang malungkot na nakikita ka ng taong ganyan. Hindi mo rin nakakagalit eh. Isang bagay siya na hindi mo maintindihan kung ano pang mararamdaman mo kung hindi muhi or awa. Chris, ikaw na rin ang nagsabi doon sa mga doon sa pagtatalumpati mo ron na mayroong inaabangan na ikaw ay mawala sa mundo. Kung sakali mo mangyari yun, ayaw bang dagdagan na sa panahon mo na gumawa na lang ng mga bagay-bagay na maaalala ng tao na ikaw ay isang na meron kang mabuti palang puso? Chris, tumigil ka na sa ganyan, utang na loob.